masayang buhay sa ating mga online subscribers at sa ating mga magiliw na tagapagsubaybay. Isang masayang buhay po para po sa inyong lahat. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, ikaw po ay aking malugod na inyayayahan. Pindutin po ang subscribe button at isali mo na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, updated po kayo sa mga videong aking ia-upload. Nag-a-upload po ako ng 3 o mahigit pang video sa loob ng isang linggo para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan, kaligayahan sa inyong mga puso. At bago po tayo tuluyang magpatuloy po mga kaibigan, ay nais ko lamang pong pasasalamatan ang ating letter sender na wala pong iba kundi si Binibining Dina. And special thanks and shout out sa ating mga bagiliw na tagapagsubaybay na si Mary Manikain, Zaza Hussein, Zahira Leonidordas, Madeline Alota, Mary Grace Istores, BB28 Bichay, TMCC Blogger, Mabel Estelon, and Jocelyn Domine. Sa inyo guys, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ayon po mga kaibigan, isa naman pong liham padala ang ating matutunghayan. Pinadala ng ating isang masugid na tagapagsubaybay na nagngangalang Dina. At narito ang nilalaman ng kanyang liham kasaysayan. Mahal naming Papa Diyos, isang masayang buhay sa inyo at sa inyong mga magiliw na tagapagsubaybay. Tawagin mo lamang po ako Papa Diyos sa pangalang Dina. Isa rin po sa mga libo-libo mong tagapagsubaybay sa inyong YouTube channel. At isa rin po akong nahuhumaling na magbigay po at magpadala ng aking kasaysayan. Papa Diyos, ang aking liham kasaysayan na may inspirasyon ay mayroon pong pamagat. Ang pamagat ay madaling isipin pero mahirap tanggapin. Simpleng buhay biglang naging komplikado. Alam mo kung bakit? Kasi dumating ka at biglang gumulo. Nagsimula tayo sa awkward ng ngitian hanggang sa maging masayang usapan. Nagpalitan ng numero at magdamagang hawak ang telepono. Nandyan ang good morning. Kumain ka na ba? Kumusta araw mo? At good night. Mga texts na hinding-hindi ko malilimutan. Magdamagang tawagan na puno ng halakhakan. At isang gabi habang tayo'y magkausap, ay bigla kang nagtapat. At sinabi mong, mahal kita. Ako tong si tanga na biglang napasagot ng mahal din kita. Hanggang sa nagkaligawan, mga bulaklak, tsokolate, at kung ano-ano pang mga bagay ang binibigay sa akin na walang humpay. Mga tawagang mahal, babe, baby, bye, pangit, at kulit.
na minsan ay naging kalait-lait. Dumaan ang ilang araw. Ang aking naramdaman ay hindi na maitago. Oo na, tayo na. Biglang sambit ng mga labi ko habang tumatagal. Mas lalong ninanais. Mga lambingang walang kasing tamis. Mga kulitang walang pikunan. Katangahang sabay pinagtatawanan. Mga buwan ay nagdaan. Relasyon natin mas lalong tumibay. Aking nadaramang pagmamahal natin ay tunay. Pero bakit biglang gumulo? Bakit biglang naging komplikado? Napalitan na ba ako dyan sa puso mo? Sino ba siya? Akala ko, ako lang, pero bakit biglang nagbago? Pagmamahalan natin, pagmamahal mo ay biglang naglaho. Ano bang mali? May ginawa ba ako mali? May nasabi ba ako mali? O baka naman sa sarili ko, may mali. Tuwing gabi, umiiyak. Binabalikan ang mga alaala nating magkasama. Binabasa ang mga pag-uusap. Mga pag-aaway na mabilis na nasusolusyonan. Mga bagay na napagkasunduan. Bakit ganon? Di tayo nag-away. Wala din naman tayo di pagkakaintindihan. Ngunit bakit ikaw ay bigla na lang lumisan? Madaling isipin, pero mahirap tanggapin. Ilang araw ang dumaan na wala kang paramdam. At ako, umaasa na sana'y maalala mo. Paano mo nga ba ako maalala kung may siya nang pumalit sa puso mo? Hindi ka kasi nakuntinto sa kung anong meron ako. Kaya pala, nabalitaan ko na may kapalit na agad ako. Kahit na meron pang tayo. At nung nalaman ko na siya pala ay yung ex mong nang iwan sa'yo, bigla akong napatanong, nagkaroon nga ba tayo or nagkaroon nga ba ng tayo? Madaling isipin, pero mahirap tanggapin. Hindi ako banid, pero ginawa mo akong panakip dyan sa sugat na iniwan ng ex mo. Hindi ako laruan, pero nagawa mo akong paglaruan dahil yun yung ginawa ng ex mo. Hindi ako pagkain, pero tinapon mo na ako na parang walang silbi nung oras na sawa ka na. Ang alam ko lang sa ngayon, isa akong babae na naloko at nagago ng isang tulad mo. Madaling isipin, pero mahirap tanggapin. Na naging parte ka ng buhay ko. Pero ako ba nagkaroon ng pwesto dyan sa puso mo? Mahal kita. Mahal kita kahit alam ko, alam ng lahat ng tao na ginagago mo ako. Mahal kita kahit naharap-harapan mo akong niluloko. Mahal kita kahit na yung mga dahilan mo ay alam kong hindi totoo. Mahal kita kasi mahal kita. Madaling isipin, pero mahirap tanggapin. Ang pagmamahalan ay isang laro. Laro na kung sinong unang mahulo ay siyang talo. At sa lagay natin, ikaw ang panalo.
nagawa akong paibigin sa isang gagong kagaya mo. Ayoko sanang magmura, pero hanip, sobrang sakit na. Pinilit kang kalimutan, pero kahit isang segundo, hindi ka mawala sa aking isipan. Martir na kong martir. Mahal lang talaga kita. Madaling isipin pero mahirap tanggapin. Madaling isipin na minsang nagkaroon ng tayo ay mali, mali, mali. Wala nga palang tayo at malagbong maging tayo. Ang sakit na ng huling laman ng mensahe mo sa inbox ko ay ang mga katagang, kalimutan mo na ako. Isipin mo na lang na hindi tayo magkakilala. Salamat at pasensya. Kalimutan mo na ako. Yan ang salitang hinding-hindi ko kayang sabihin sa taong naging parte ng buhay ko. Sa bagay, di nga pala ako napasali sa buhay mo. Isipin ko na di tayo magkakilala. Paano? Mahirap yun. Lalo na't napaniwala mo ako na mayroong tayo. Nagpasalamat at naghihingi ng tawad. Talaga bang wala na? Hindi ko maitago pero lagi mong tatandaan na nandito lang ako, na minsan mong nakilala, minsan mong naloko, minsan mong nasaktan, at patuloy na masasaktan. Madaling isipin, pero mahirap tanggapin, na nandito pa rin ako, na handang tumanggap sa iyo, kahit nasa sobra na akong nagmukhang tanga. At ayan po, Papa Diyos, ang nilalaman po ng aking liham kasaysayan na may inspirasyon. Nanaway makapagbigay po ng aral sa inyong mga masugid na tagapagsubaybay. At maraming salamat sa oras na iyong ipinigay para basahin ang aking liham kasaysayan. At katulad din po ng iba, hangad ko rin ang inyong tagumpay, Papa Diyos, at ang lubos na gumagalang binibining Dina. Maraming salamat sa iyo, binibining Dina, sa iyong liham inspirasyon ng